Okay, so yun, inabot rin ng isang buwan bago matapos tong buong setup ko. Actually, ginagawa ko tong video na to almost 2 months na yung nakalipas kasi tinest out ko rin yung ano, kung ano yung magiging performance nitong PC build na ginawa ko. So yun, bukas na natin. So ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo ng konti yung regarding dito. Kasi actually meron ako pinost sa Facebook yung regarding dito sa pagbibuild ko nito. And nabanggit ko rin doon na, yun nga, kung meron kang gustong isang bagay, yun yung kunin mo. I mean, meron kasi tayong mga goal na influence ng ibang tao na hindi naman talaga natin gusto. For example, nung nag-start ako mag-network, ang gusto ko talaga ganito. Before pa ako mag-start mag-network, ito na talagang gusto ko. Bata pa lang ako, nangangarap na ako ng ganito. Bata pa lang ako, nangangarap na ako na magkaroon ako ng sarili kong office. Actually, hindi office yung pangarap ko ng bata ko. Parang sarili kong space. Okay, para makapaglaro. Para magawa ko yung mga ganun bagay. Kasi mahilig talaga ako sa mga ganun, sa games. Di ba? Makapaglaro ko ng PC. Dati Game Boy pa nun. Tapos console, PS4, mga ganun. Dati PS1 lang yung meron ako nun eh. Actually, wala naman akong PS4 sa ngayon. And wala pa akong balak maglaro. Kasi hindi na ako mahilig sa ganun. Mas gusto ko yung PC games eh. So, yun talaga yung gusto ko. Originally, nagdo-drawing pa nga ako ng mga, ano eh, ng mga, ano yung desktop ng PC. Nung bata pa ako, naaalala ko, ginagawa ko yun ng paulit-ulit tuwing gabi. Hindi ko alam kung bakit. Wala, natutuwa lang ako, dinodrawing ko yung PC. So, sana naitago yun nung nanay ko kasi as of today na ginagawa ko tong video na to. Today is December 26 na ginagawa ko tong video na to. So, tagal na rin yung nakalipas, di ba? Simula nung binild ko lahat. Na build ko yung bagong home office ko, tapos build ko ng PC na to, tagal na rin, 2 months na rin yata. So, ngayon, sana tinago ng nanay ko kasi hindi ko pa naitanong sa kanya kung nasaan, pero sana tinago niya. Pero someday, once na makita ko yon, kung tinago man niya, hindi ipopost ko na lang. Ngayon, balik tayo sa sinasabi ko, ito talagang gusto ko in the first place. Ngayon, nung sumali na ako sa network marketing, na mindset ako na ang gustuhin ko is sasakyan. Now, wala naman akong masamang tinapay pagdating sa sakyan. 'Di ba? Okay 'yun. Sabi ko nga dun sa post ko na 'yon, kung 'yun talaga 'yung gusto mo, edi bilhin mo kung ano 'yung gusto mo, 'di ba? Sabi ko nga may tatlong exception lang eh. May tatlong rule lang. 'Yun 'yung personally principle ko. Una is wala kang inaapakang tao. Wala kang inagabyado, 'di ba? Para lang maging masaya ka. Wala kang niloloko, wala kang sinisira na buhay ng iba. Ikalawa, wala kang nilalabag na batas. Kasi hindi sulit sa huli 'yan kapag nahuli ka. And ikatlo, hindi mo dapat pinapatay ng unti-unti yung sarili mo. Para ganun. For example, sinasacrifice mo na yung health mo para lang makuha mo yung bagay na yun. Anong silbi nun? Kung at the end of the day, magkakasakit rin, lang rin naman pala tayo. Nakuha natin. Tapos, ang kapalit, yung kalusugan natin, which is yun rin yung uubos ng pera natin. Diba? So, hindi worth it. Kaya, yun lang yung tatlong principle na sinusunod ko. Kukunin ko kung ano yung gusto ko, as long as sinusunod ko yung tatlo na yun. Diba? Basta yung makakapagpasaya sa akin. Ngayon, nung sumali ako sa network, na-mindset ako na gustuhin ko sasakyan, sports car, kasi yun yung puro binibili nila. And na-influence ako na ganun din. Diba? Napalitan yung dream board ko. Diba? Naging sasakyan, puro sasakyan. And then, after that, tumagal ako sa pag-network, nararamdaman ko na hindi ko naman talaga gusto yun. Diba? Pero parang napipilitan na lang ako kasi yun yung palagi nilang pinag-uusapan. Puro kotse. So, para lang maramdaman ko na belong ako sa group namin that time, yun na rin yung gusto ko. Now, after kong maging, maging isang ethical networker, na naging ethical networker na ako, that means sumiwalay na ako dun sa mga unethical kong kasama, dun ko na-realize na, bakit kotse? Di ba? Aanhin ko yun. Sa case ko, napalagi lang ako nandito sa bahay. Lumalabas lang ako kapag magre-remit ng pay-in, kung magka-claim ako ng pera, mag-withdraw sa banko, diba, magde-date kami ng girlfriend ko, kung ano man ang gagawin namin sa labas, mamamasyal, kakain, mag-grocery, babayad ng... Alam mo yun, yung mga necessities ko lang na ginagawa. Actually, hindi naman ako mahilig mamasyal din. Hindi rin ako mahilig sa mga travel-travel. Yung ganun, siguro, as of today, right now, hindi ako mahilig sa mga ganun-ganun. Mga travel-travel. Tapos,
anin ko yung sasakyan, di ba? Naisip ko, yes, kaya ko bumili noon kasi halos ka-presyo na nito yun eh. Yung pag, ano, pang down payment, pwede na ako mag-down payment. Yung presyo nito, pang down payment na ng sasakyan, pwede akong bumili, di ba? Tapos, anong kasunod? Ano nang gagawin ko? Eh, hindi naman ako mahilig lumabas. Hindi naman ako palaging pumupunta sa labas. Wala naman ako masyadong nilalakad sa ngayon. Diba? Pero in the future, I'm sure dadami rin yung mga lalakarin ko kasi nagsisimula ng palaki yung team namin din sa Team Genuine. So, kinakailangan na ako ng mga downlines ko sa mga lugar nila na malalayo, which is doon ko nakakailangan din yung kotse. Pero hindi pa naman ganun kagrabe. Kaya ko pa naman mag-commute. Diba? Kumbaga, carry pa naman. Diba? So, basta magkakaroon ng kotse dyan, natatambak lang rin dyan. Diba? Nagtatapon ako ng pera. Naglalabas ng pera para sa monthly amortization nun. Hindi ko naman nagagamit. Ano yung pipilitin kong gamitin? So, yun yung perspective ko. Hindi ko sinasabing tama ako. Hindi ko sinasabi na yung perspective ko, yung pananaw ko yung gawin mo. Hindi. Sabi ko nga sa'yo, kung ang gusto mo talaga ay sasakyan, hindi magsasakyan ka. Yung kung yun talaga yung magpapasayo sa'yo, edi go. Kung kailangan mo, go. Sa case ko, bibili lang ako nun kapag kailangan ko na talaga, kapag napipilitan na ako. And one funny story pagdating dito, wala naman talaga akong balak bilhin. Wala naman talaga akong balak mag-upgrade ng setup. Kasi meron naman akong PC talaga na ginagamit for video editing ko. Di ba? Yung mga ginagawa ko na dito. Wala naman talaga. Nakakapaglaro rin naman ako dun kahit paano. Kahit yung mga medyo maliliit na games lang. Di ba? Wala akong plano talaga na bumili. Kasi nga nasa isip ko, di ba? Papalakin ko lang ng papalakin yung income ko. Papalakin, i-invest ko na lang. Ganyan-ganyan. Funny story kasi, ang nangyari talaga, isa sa mga reason bakit ako bumili ng bagong PC is because nagsisimula na kaming mag-away nung girlfriend ko dahil ginagamit rin niya. Recently kasi nag-start na lumakas yung ano namin eh, yung pagbebenta ng product sa company namin, palakas siya ng palakas, and kailangan ng PC or laptop. Eh ngayon, ito naman girlfriend ko, ayaw gumamit nung laptop. Ayaw gamitin yung laptop na pinaayos ko. Actually, yung kasi mga lumang laptop dito sa bahay na hindi nagagamit. Marami kasi dito. Tatlo yata yun nandito ngayon o na hindi nagagamit. Ngayon, apat na kasi yung laptop ko hindi ko na rin masyado magamit dahil dito. So ngayon, yun yung sana ipapagamit ko sa kanya. Kaso ayaw niya. Nag-aaway na kami. So sabi ko, di bibili na lang ako ng bago. So yun na yung sa akin ngayon. And maganda rin naman yung naging investment ko dito kasi mas napapabilis yung productivity ko, mas napapabilis yung video editing ko. Yung dati, yung mga mahabang videos na katulad nito na lumalampas ng 20 minutes, ang tagal-tagal bago ma-render kasi medyo mababa yung specification ng luma kong PC kumpara dito. Ngayon, ang bilis na lang, less than 1 hour, tapos na. So malaki rin yung naitulong sa akin para naging investment ko na rin siya. So yun lang yung point ko na kung meron kang gusto na isang bagay, yun ang kunin mo. Di ba, wag kang magpa-influensya sa kung anong gusto ng iba, especially kung alam mo namang hindi makagaganda sa'yo. Kasi meron akong mga kilala, actually marami akong kilala ng mga network marketers na pinipilit lang bumili ng sasakyan para lang makapagpasikat. Wow! Save! Yung gusto lang nilang maging sikat sa paningin ng iba, ganun sila ka-insecure. So, bato-bato sa langit. Yung tamaan sa pool. Wow! Na-insecure sila sa mga kasama nila ba? Sila meron ng ganito, may sasakyan na ganito. Di ba na-insecure sila sa kung anong tingin ng tao sa kanila na ang totoo, wala naman talagang pakialam yung ibang tao sa kanila. Di ba para lang daw may masabi na napatunayan. Medyo ano kasi yun eh. Kumbaga, para sa akin, that is a sign of insecurity. Diba, bakit ibig sabihin nun, yung galaw mo, gumagalaw ka, humahataw ka para sa pananaw ng ibang tao? Ganun ba yun? Even though sabihin mo na sa family mo pa yan or sa kung sino man na tao, close friends mo, ibig sabihin gumagalaw ka, nabubuhay ka para sa kanila? Kasi gusto mo silang i-impress? Diba, pagkatapos mo silang ma-impress, ano na? Hirap ang kasama magbabayad monthly. Okay lang sana kung talagang malaking kinikita mo at saka kung yun talaga yung gusto mo, edi go. Di ba? Pero yun yung para sa akin, yun yung perspective ko na bakit kailangan natin bumili ng mga gantong bagay para magpasikat, para may mapatunayan sa ibang tao. Kailangan ba talaga natin may mapatunayan sa kanila? Di ba? Hindi, alam mo yun, para sa akin kasi yung confidence mo is hindi naman talaga sa kung ano yung
tingin ng ibang tao sa'yo eh. Yung magiging confidence mo is kung ano yung sa tingin mo ay tingin ng ibang tao sa'yo. Doon na nag-start, sabi nga eh, you are not who you think you are not what others think you are what you think others think you are. So, ibig sabihin, kung ano yung sa tingin mo ay pananaw nila tungkol sa'yo, yun ka. Kung sa tingin mo, eh, ang tingin nila sa'yo ay mahirap ka dahil wala kang sasakyan, dahil wala kang ganito, dahil wala kang material na bagay, wala kang bagong iPhone, wala kang magandang relo, yun yung totoo. Kahit hindi naman talaga nila iniisip yun. Wala naman talaga silang pakialam. Inassume mo lang na ganun tingin nila sa'yo. So ikaw, pipilitin mo mag-impress, i-impress sila. Pipilitin mo na bumili ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan para ma-impress sila. Kasi sa tingin mo, mababa ang tingin nila sa'yo. Di ba? So, alam mo yun, ano naman kung totoo? Kung sakasakali man na totoo talaga, mababa ang tingin nila sa'yo, ano na yun? Di ba, hindi naman tayo nabubuhay para sa kanila eh. Unless, yun nga, nabubuhay ka para sa kanila. So, yun talaga yung gagawin mo. So, yun yung sa akin, kumbaga parang freedom ko na mamili kung anong gusto ko. Bibilin ko kung anong gusto ko kasi gusto ko. At sinusunod ko yung tatlong principles na binanggit ko sa'yo. Wala akong inaaparang tao, wala akong nilalabag na batas, tsaka hindi ko unti-unti pinapatay yung sarili ko. So, yun. Kaya, binibili ko kung ano yung gusto ko. Kung ano yung gusto ko. Tsaka, kailangan ko. Diba? So, dadating yung time, bibili ako ng sasakyan kasi feeling ko, this coming 2019, kasi December pa lang na ginagawa ko itong video na to. This coming 2019, talagang makakabili na ako ng bago. Kasi medyo, konti pa lang naman, nararamdaman ko na ang hirap mag-commute. Diba? So, yun yung motivation ko. Pag sobrang hirap, ang hirap pa na ako sa pag-commute, yung tipong isusumpa ako na, tsaka ako bibili. Actually, dito sa bahay namin, meron akong motor. Meron akong regular na motor. Hindi siya big bike, hindi siya sobrang gara. Actually, nito ko lang pinalagyan ng konting design. Diba? So, murahing motor lang, Yamaha Vega yung nandyan ko. Tapos, tipid sa gasolina. Yung magandang dun ako sana, efficient, ganyan. Tipid sa gasolina, gamit ko lang dito. So, dito kasi sa lugar namin, sa Lucena, sobrang traffic din. Tapos, bibili ako ng sasakin, diba? Tapos, dito ko lang gagamitin. Sayang yung oras ko, sayang yung pera ko sa panggas. Nakakapagod pa kung wala akong driver. So, ako, nakamotor ako, walang traffic-traffic sa akin. Nakakasingit ako dito sa mga traffic-traffic dito sa Lucena. So, yun yung mindset ko, efficiency. Ang downside, nakakapagod. Kasi yung nakakapagod sumingit para sa inyong mga nakamotor, alam niyo yung feeling na ba pag-traffic. Pero dito kasi sa amin, probinsya naman to. So, hindi katulad sa Manila na talagang nakakatakot mag-motor. Kaya nga, bilib ako sa mga nasa Metro Manila, tapos nagmumotor. Tapos yung mga kasabayan mo, bus, di ba? Idol. Nakakatakot, tinitingnan ko pang sila, natatakot na ako eh. So, buti na lang, nandito ako sa probinsya. Yun yung sa akin. Kaya may motor naman ako na kapag anytime naman, pwede ako lumabas na hindi ako mahahasil, hindi ako mahirapan kasi may motor naman ako. Actually, hindi sobrang mahirapan. Nakakapagod, pero hindi na ako kailangan mag-commute. So, yun yung sa akin. Kasi probinsya lang naman to, maliit lang naman. Hindi naman ganun kalalayo yung mga lugar sa bayan. Dito nga, napaka-efficient nga. Kaya ayaw kong iwan tong lugar na to. Parang nagiging comfort zone ko na kasi pagpunta mo ng bayan, andun na lahat. Kahit nga nasa SM ka pa lang, kasi yung SM dito, medyo malayo-layo pa pagdating sa bayan. Matatraffic ka pa kapag rush hour, pagpapunta ng bayan. Dito, SM dito, magkakalapit na yung mga remittance center, banko, andun na eh. So, alam mo yun, kahit di na ako pumunta ng bayan, okay na eh. Wala na akong problema eh. So, yun lang yun sa akin. Yun yung perspective ko. Once again, hindi ko sinasabi na ako yung tama, ako lang ipakinggan nyo, ako sin hindi. Iwasan nyo rin yung mga ganun, yung extreme na ideology. Okay, yung extreme na ideology, iwasan nyo rin yung mga yun. Parang ibig sabihin ko is, yung mga tao na parang sinasabi nila sa'yo, pinaparamdam nila sa'yo na ito lang yung dapat mong gawin, wala ka na dapat ibang isipin, hindi ka na dapat nag-iisip, gawin mo na lang. Madalas sa network marketing, ganun nangyayari. Yes, upline, di ba? So, iwasan nyo yung mga ganong extreme ideology, ibig sabihin, hindi ka na nagiging open-minded. Di ba? Yun yung tinatanong natin sa mga prospect natin, open-minded ka ba? Tapos ikaw, sinasarado yung utak mo ng mga uplines mo. Tapos pumapayag ka. Di ba? Parang ironic, parang yung pagka walang pera si prospect, sabi mo, gawan mo ng paraan. Tapos pag ikaw, di ka naman gumagawa ng paraan. Basag. Okay, so ang tatamaan lang nun, edi yung tatamaan. So, alam kong hindi mo naman ginagawa yun, edi hindi ka tatamaan. So yun guys, iwasan nyo rin yung extreme ideology na ganun. Na sinasarado ng apply mo yung utak mo na hindi ka na. Tapos hindi niya i-explain sa'yo kung bakit ganun yung kailangan mo gawin, bakit ganun yung paniwalaan mo. Basta yun na yun.
Diba? Iwasan yung mga ganong ideology. So, I hope nag-enjoy kayo at the same time, may natutunan kayo dito sa aking video. So, yun yung setup tour. Hindi naman yata tour yung ginawa ko eh. Diba? Yun yung sa setup ko dito sa aking PC na inabot rin ng almost 2 months. Actually, 1 month lang. 2 months bago ko tinapos. Okay, so once again, kung meron kayong mga katanungan, suggestion, violent reaction, whatever, mag-comment lang kayo dyan sa baba kasi sinasagot ko lahat ng mga tanong dyan. And make sure na i-like nyo tong video na to kung nagustuhan nyo. Kung hindi, i-dislike mo, bahala ka. Tapos i-share mo to sa teammates mo na sa tingin mo ay matutulungan rin itong video na ito. Once again, comment ka dyan kung may mga tanong kasi nasagot ko naman lahat yan. And kung hindi mo pa na-download yung Poweran e-book, yun yung e-book ko. I-download mo na yun kasi libre lang. Okay, hanapin mo na lang yung link sa description ng video na ito. So once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Sean, once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you.